Hey guys! Nandito ako ngayon sa backstage ng Star Magic All-Star Games, mga ka-hotspot. So for today's video, hahanapin natin, narinig nyo, di ba? Kasi nga talaga namang malakas ang laro-laro ng basketball. Hanapin natin si Danielle Padilla and I will gagawa tayo ng interview kasama siya. Hanapin natin siya. Sana, ay! Nahanap agad natin siya. Dean! Hello, Dean! Ayan, of course, kasama natin Danielle Padilla. Hi, din bumati ka muna sa mga kapamilya viewers. Hi guys, what's going on? Yes, eto na nga. Anong feeling na after 2 years we're back dito sa Araneta na nagsama-sama, nakakapag... Kala ko susuntokin ako. Sorry, natakot ako, nanginig ako na gano'n. Anong feeling na after 2 years nandito tayo sa Araneta sama-sama, mag-basketball, badminton, sports? Oh yeah, I'm just very happy for the fans, sa mga supporters na at least ngayon personal na nakikita na nila ang kanak nilang mga iniidolo. Yun lang, di ba unti-unti na tayong babalik sa normal. Totoo yan. Kita naman natin, no, may mga audience na, pero... Full yung itong event na to. Punong-puno ng hope and joy, laughter and love. True. And ito, maiba naman ako, bukod sa All-Star Games natin. Syempre, sa Too Good To Be True, anong feeling na, of course, pagka nung napanood, number one trending agad sa Netflix? I'm very happy kasi, syempre, nandito na naman kami ni Katrin at ipapasaya na naman tayo ng mga tao, di ba, with these hard times. Meron tayong ito, yung Too Good To Be True na ilang minuto, saglit na kasiyahan, konting ngiti, di ba? Heartwarming lang. Correct. Ano pang mga dapat na abangan ng mga viewers kay Danielle Padilla bukod sa Too Good To Be True ngayong taong ito? Too Good To Be True. Ha? Yung palang, abangan niyo yung mga dapat. Yung palang muna tayo, ha? Wala muna mga pa-concert. Too Good To Be True muna tayo. Salamat. Ako kaya? Gusto mo? Ako mag-concert? Hindi, support, diba? support. Thanks, Jai. Thank you, Danielle Padilla. Love you. Yes! Oo nga, mga ka-hotspot. O, diba? Nakachikahan na natin si Danielle Padilla. Walang kahirap-hirap. Agad-agad. Tapos tayo. Pwede tayong umuwi. Yan, panoorin po natin ang mga highlights ng Star Magic All-Stars Game. All-Star Game? Choose a correct answer. Ito yan, no? Oh, Star Magic. Oh, with Jeremiah Lisbo. Ayan. Kaya nakararating lang kasi nila. Kaya naka-face mask pa sila. So, hanap pa tayo ng iba nating mga makakatsikan for today's episode. See ya! Hi, mga kapamilya sa mga ka-hotspot natin. Nandito na ngayon sa dressing room kung saan isa sa mga makakatsikan natin, si Chi the Moment. Oh, hi, Chi! Hello! Oh my gosh, person na naman kita! Ulit! Correct. Oo, totoo. Kamusta yung experience na ngayon, unti-unti, we're going back to normal, kung tawagin. Kasi nandito na tayo sa event ulit sa Araneta. Then at the same time, kasi parang nasanay tayo na sa bahay lang, locking tapings, gano'n. Ngayon, makakapag-interact tayo sa mga tao at nabibigay na din natin sa kanila yung inaabangan nila. True. Eto na, gusto ko malaman, after Pinoy Big Brother, sumunod ang Showtime, ASAP, and everything, even yung mga projects, marami rin pumapasok at dumadating, ha? Ano ang pinaka ini-enjoy ni Chi sa lahat na ba nangyayari sa career niya ngayon? Sa lahat ng nangyayari sa career ngayon. Kasi prior to joining PBB, I was so blessed already. Pero after PBB, mas na-trust ako ng tao. Mas nakilala din ako ng tao. And hindi po binigyan nila yung trust sa akin, binigyan ako ng project. Makita nila kung ano yung kaya ko pang i-offer. Yun yung grateful. Mm-hmm. Pero nakakatuwa na parang I heard, you waited for this moment din talaga to happen to your career. Like, may nakausap ako, parang 10 years yung inantay bago talaga maging tuloy ang isang housemate ni Kuya, ganyan. At anong mga masasabi mo sa mga kasamahan din natin na syempre, naghihintay din sila nung big break nila? Ako, like, never give up lang talaga. Because what if you're an inch close to that success? Sayang lahat ng pagod. Dudut pawis na inalay mo sa isang bagay na sobrang mahal mo. Don't give up. I know it's easier said than done, pero as long as mapalibutan ka ng mga taong mahal mo at alam kung ano yung kakayahan mo at alam mo sa sarili mo kung ano yung kakayahan mo, you will go really long. Wow, parang pag-beauty pageant na nasanay ka na, so magiging kurado sa sexy babe. Ano ang dapat abangan ng mga kapamilya viewers kay Chi? Hi guys! Meron kami teleserye. It's a series.
Beach Bros. And meron pong upcoming movie. Hindi ko alam kung pwede kong magsabihin, pero abangan. Sino man kasama? Naku! Kaabang-abang nga yan, mga kapatiya. Maraming salamat and congratulations sa lahat ng mga blessings sa lahat mo. You deserve that, sabi ko nga sa interview natin. Kasi lahat naman, di ba, like ako nakita ko talaga yung journey, di ba? From the beginning, sa mga nangyayari before, and sa ngayon. Thank you so much! Hotspot, mga kapamilya. Kasama natin si Kyle Echari. Hi, Kyle. How are you? Oh, hello. Kumusta? I'm okay. Ikaw? Okay naman ako. Mabuting mabuti. Pero ikaw, anong pakiramdam na finally, slowly, we're getting back to normal? Nandito tayo live na live, hindi na via Zoom. Excited ako. Happy ako. Ako, may question ako, maiba dito sa All-Star Games natin. I wanna ask, nakikita namin madalas na nagkakaroon kayo ng mga bonding nila Joshua, nila Danielle, nila Catherine, ganyan. Paano nagsimula na magkaroon kayo ng connection at nagkaroon kayo ng pagsasama-sama? Una, naging close ko po kasi si Rhea. Siyempre, Rhea is very close with them. Then, I became close with them because of Rhea. It started when we went to Rhea's house in Batangas. Tapos nag-enjoy kami doon. Pagkatapos nun, pumunta kami ng El Nido kasi birthday nilang tatlo. Simula noon, lagi kami nagkikita ng grupo talaga. Nagkakausap. In fairness. Ayan, kamusta naman? Ano naman ang masasabi mo na nagiging learnings mo na nakasama mo sila Joshua, sila DJ, sila Catherine? Marami naman. Ang dami na lang tinuturo sa akin. Tungkol sa buhay, tungkol sa career. But more than anything, they also teach me how to enjoy while I'm doing all these things. So I'm having a lot of fun and I learn a lot from them. And super thankful for them. Yan ang pinaka-importante. Dapat na-enjoy mo yung bagay na ginagawa mo. Ito, nami-miss ka na namin na mapanood ulit sa telebisyon na umaarte at nagbibigay sa amin ng mga magagandang kwento din. Kailan ka ulit mapapanood at meron bang upcoming na dapat abangan sa'yo? Marami. I have a lot of things coming very, very soon na hindi ko pa po pwedeng sabihin. Siyempre, Beach Bros, isa po doon. Pero there's also two other projects na dapat nyo po abangan. So, yun, abangan nyo lang po. Sa music mo naman, medyo nagpahinga ka sa paggawa ng music din. Meron bang dapat abangan mo? I just released a song with Marcus Patterson. Ito na nga yung hotel room. Yes. And also, next month naman may i-release din ako bago. So, abangan nyo po. Thank you so much, Kyle. Thank you. Yes, eto na nga mga kapamilya. Live na live tayo kasama natin ng Katie Lex. We have Alexa Ilacan and Katie Estrada. Hi. Hello. Hello. Mabilis na tanong lang to, chikahan. Anong pakiramdam na finally dati, zoom, eto na, we're slowly getting back to normal? Yes, ako, I'm very happy kasi I'm sure na-miss natin to lahat, diba? Tsaka hindi lang yung tayong mga artists, kundi pati mga fans, nandito din. So, ang saya lang.
Yes, it's like we're slowly going back to normal. Naalala ko lang yung mga old na Sir Magic Games where ang daming tao, and just seeing this makes me happy. Totoo, nakikita natin yung hope na slowly talaga nalalabanan natin ang pandemya. After two years, yes, oo, matapos ang dalawang taon. Pero ito, marami ang natutuwa dahil sunod-sunod na magagandang blessings ang dumarating sa inyo. Nagkaroon tayo ng chance na makachikahan kayo sa after nung inyong fan meet, yung meet and greet nyo din parang pa-concert, ganyan. Tapos ngayon naman, Rant to Me naman. Anong feeling na ang mga fans nyo ay nandyan, tutok na tutok, kapit na kapit sa lahat ng mga ginagawa nyo? Ako, I'm very proud of them kasi hindi madali maging fan. Nakikita ko yung mga efforts nila kasi akala mo basta support lang, eh, basta gusto ko yung artist, pero hindi. Grabe sila sa pagpapatrend lang. Kahit gabi pa yung ganap namin, the midnight pa lang naghahanda na sila, and to me, that shows so much dedication and it's something I'm very proud of. Yeah, just seeing on Twitter na umabot ng mga 1 million na tweets, and yeah. That's very ma-effort talaga, and we super appreciate that, and we wish we could give more to them, like baka pwede magpalitron tayo or something. But yeah, I just wanna be super super thankful lang, super grateful sa inyo kasi without you guys, none of this would have happened. Yeah, correct. May pressure ba sa inyo? Kasi aminin natin, di ba, parang after PBB, paglabas, may mga album, may mga single, may mga series. Di ba, movie naman. If given a chance, kayo ba handa na kayo na i-conquer din ang big screen? I think, personally, hindi naman ibibigay sa amin kung tingin ng management hindi namin kaya. So, I think that's enough for me to trust. Kasi you can only control so much, eh. If iisipin mo araw-araw na ang lawak ng mundo, na baka di mo makonquer lahat, it's gonna hinder you lang from at least getting one step closer. Yeah, I mean, if we were given a chance to have a movie or like a... Why not, diba? Of course, we would take the opportunity. Iba din experience from a movie to a series, and we definitely want to put that to our memories. Ayan ang mga dapat nating abangan, mga kapamilya. Pero ito na, may matinding tanong lang na kailangan ko lang itanong talaga sa inyo. Nakikita na very close, nakikita yung talagang, yes, nakikita na talagang yung suportahan ninyong dalawa. From last time na sobrang sweet yung inyong interview together nung after party, nung inyong naganap na fan meet with your supporters, ganyan. Ano na ba ang level? Ano naman level? O ano na ba talaga ang estado ng KD Lex? Ano ba? May dapat na bang aminin? So totoo lang, it's just the same. Wala, it's just the same lang. Because we don't want to rush things. We just want to take things, I wouldn't say slow, but we just want to enjoy what we have right now. And, yun, tulad ng last fan meet yung after the fan call, nothing much changed. It's just that, yun, we're just enjoying lang. Wala naman talaga. Ilang linggo lang yun, eh. Wala pa. Abangan natin ang bonggang-bonga. Thank you, KD and Alexa. Maraming salamat. Ayan, mga ka-hotspot, live na live tayo sa Araneta with Alexa and KD.